Magandang araw mga kabrad. This time, tayo ay gagawa ng itlog na maalat. Ito yung mga itlog na nakuha ko rin sa likod, dun sa alagaan ko ng itik. Ito yung mga itik na sinasabi ko mga kabrad. Yan ang nagbibigay sa akin ng maraming mga itlog. So, unang-una sa lahat, ang gagawin natin ay hugasan natin ang itlog ng itik. Bali, 33 lahat ito, 33. Tingnan natin kung magkakasya ito sa lalagyan ko mamaya. Pero una sa lahat ay dapat mahugasan ng maayos to, para hindi siya mabulok habang ginagawa natin yung salted egg. Kasi sabi nga nila, pag daw marumi ang ano mo, ang itlog mo, ay mabubulok to habang on the process ya. Yan. Hugasan natin maigi. Okay lang naman na sabunin to eh. Higyan natin ng sabon ng Tide Bar ang ano. Basta ang mahalaga lang ay babanlawang maigi. Meron tayong nakitang isang may basag. Itanggalin na natin ito kasi masisira ito eh. Pag may basag nga pala mga kabrat, hindi pwedeng isama. Tapos banlawan maigi ang itlog. Pangalawang banlaw na po. Ito po ay pangatlong banlaw na. Ayan. Talagang natanggal na yung ano niya, yung dulas ng sabon. Talagang malinis na malinis na yung itlog. Ayan, tatlong beses ng nabanlawan ng ating itlog. Ilipat lang natin sa strainer para matuyo bago natin siya gawing salted egg. Total, maglalaga pa naman tayo ng mainit na tubig para habang hinahantay natin na magawa yung water salt solution natin na ilalagay natin, ay matuyo na yung itlog. Mawala na yung ano niya, wetness niya. Ayan. Ayan, isaling ko na. Ito na ang ating hinugasang itlog ng itik. Ngayon ay papakulo na tayo ng tubig. Ano yan? 1.5 liters ng tubig yan. Papakuluan natin. Pag kumukulo na, lalagyan natin ng 1 kilong asin. Kumukulo na ang ating 1.5 liters na tubig. Ilalagay na natin ang 1 kilong rock salt. Then, stir natin siya para ma-dissolve ang rock salt. Gagawa tayo ng water and salt solution. Yan ang ipangaalat natin ng ating itlog ng itik. Pilitin natin matunaw ang
asin sa tubig. Yan, hanggang sa kumulo ito. Pero ang asin, pag sobra-sobra na ang alat ng tubig, kahit na anong gawin mo, hindi na matutunaw ang asin sa tubig pag masyado na siyang maalat. Pero itatry natin yung best natin para matunaw natin ang gusto. Kung may matira man sa rock salt, walang problema yun. Kung meron man na hindi matunaw sa rock salt, okay lang. So, halu-haluin lang natin hanggang sa kumulo na ang ating water and salt solution. Kumukulo na ang ating water and salt solution, pero hindi talaga natutunaw yung ibang salt niya. Oh. Meron pa rin rock salt. Oh. Pero hanggang dyan na lang tayo. Hindi na natin siya pipilitin tunawin kasi kahit na anong gawin natin ay hindi talaga siya matutunaw. Dahil ang salinity ng ating water and salt solution ay sobra-sobra na. Kaya hindi na kayang tumunaw ng remaining rock salt sa bottom niya, sa ilalim. Okay, patayin na natin to at hintayin natin lumamig ang ating solution. Habang iniantay natin na lumamig ang ating water and salt solution, ay ikamada na natin ang ating mga itlog dito sa loob ng ating pag-iimbakan. Ito yung empty container ng mayonnaise. Ang paglalagyan natin. Tama-tama rito ang more or less 30 na itlog. Ayan, ikakamada natin. Medyo natuyo na yung yung ating itlog sa pagkakahugas natin kanina. Natuyo na siya. Ayan, ilagay na natin ang 32 piraso na itlog ng itik para sa gagawin nating itlog na maalat. Ito na mga kabrad. Malamig na ang ating water and salt solution. Ipupour na natin siya sa ating itlog. Ayan, ipupour natin siya. Or ibubuhos. Sama na rin natin yung asin na hindi natunaw. Ayan. Sakto-sakto lang yung 1.5 liters na tubig at isang kilong asin. Yan. May mga hindi natunaw. Then, sasarado na natin to. Lumulutang to eh. Lumulutang siya. Pero itutulak siya nito. Tignan nyo yung structure ng takip ng mayonnaise. Meron siyang parang protruding. So, siya ang magtutulak pailalim dun sa itlog para mabaon sa tubig ang ating itlog. Ayan. Ngayon, ay lalagyan natin siya ng date. Today is 12 of April. 12 April. 21. Ayan. Para 12 April 21, yan, para malaman natin kung kailan natin siya ginawa. Then, i-store lang natin siya sa cool, dark, dry place. Pwede na rin sa ilalim ng lababo, doon natin siya ilalagay ngayon.
Ito na siya mga kabrad, after 25 days from 12 April 2021 to May 7, 2021. Exactly 25 days. Itutuloy na natin ang paggawa ng salted egg. Ang unang gagawin natin ay i-drain muna natin yung liquid salt solution na ginamit natin sa pagpe-ferment ng ating itlog. Ayan, dinedrain na. Then, huhugasan nating maigi. Ayan, nakikita ang mga natirang salt na hindi natunaw sa ating lababo. Ngayon ay mag-proceed na tayo sa paghuhugas ng ating mga itlog. Ayan, hinuhugasan na ang ating mga itlog. Isa-isa po nating hugasan ang ating mga itlog at ilang beses natin silang babanlawan para makatiyak tayo na mahugasan sila ng maigi bago natin ilaga ng 2 oras. Nalinisan na po ang ating itlog at ngayon ay ilalaga na natin ito. Hahayaan nating nakabukas muna ang kaldero habang inaantay natin na kumulo na ng malakas ang tubig ng itlog at saka natin hihinaan ng mahinang-mahina para sa 2 oras na pagluluto nito. Medyo makulimlim ang panahon ngayon mga kabrat. Medyo malamig. Maganda sa pakiramdam. Ito na pala yung ano natin. Yung ating pinapakuluan na itlog na maalat. Takpan muna natin siya at magmula sa oras na ito or sa time na to ay pakuluan natin siya ng 2 oras. Pero sa mahinang apoy. Ayan. Sa napakahinang apoy. Ayan. So, iset na natin yung timer. 2 hours ang antay natin bago matapos yan. Bago maluto. Silipin natin mga kabrad. Nabawasan na yung tubig. Dagdagan natin. Although 1 oras na nakalipas, yan, dagdagan natin. Dinagdagan ko ng mainit na tubig. Thermos yun. Takpan uli natin. 2 oras na ang nakalipas. Luto na ang ating salted egg. Hanguin muna natin agad-agad mga kabrad para mapalamig agad natin. Sa ganitong paraan ay pag binalata natin ang itlog, madali lang siyang mabalatan at hindi sasama yung laman niya sa balat. Ayan, at lagyan natin ng tubig na running water. Ang purpose ng ginagawa natin mga kabrad ay para ma-stop immediately ang cooking process niya. In return, hindi kakapit ang laman ng itlog sa balat para madali lang natin mabalatan kung gusto nating balatan ang itlog. Hayaan muna natin ng hanggang matunaw yung yelo. Ngayon ay magtitimpla tayo ng pangkulay niya. Yan. Ito ay 1.5 cup lang to ng tubig. Yan, lalagyan natin ng food coloring.
Ito yung food coloring na ilalagay natin. Strawberry red, yan, dito, para dito sa ilalagay natin na pangkulay niya sa ating itlog. Ayan. Lagay lang tayo ng 1 tablespoon na food coloring na red. At haluin natin maigi. Ayan. Ito ang gagamitin natin pangkulay niya. Ilalagay natin to sa kumukulong tubig. Ilalagay na natin sa net yung mga pinalamig natin na itlog. Ayan. I-ayos lang natin ng pagkakamada sa loob, pagkakaayos. Then itali natin. Itali. Ito. Tinatali ko. Ayan. Ayan. Patuyin lang muna natin. At pakuluan natin yung tubig. Lagay natin yung yung pangkulay sa kumukulong tubig bago natin ilagay ito. Bago natin siya i-dip. Ngayon ay ilagay na natin ang ating food coloring na pula sa kumukulong tubig. Yan. Ito yung pangkukulay natin sa ating itlog na maalat. Hintayin natin kumulo. Then pagkakulo ay pwede na nating i-dip ang ating itlog. Tuyo na rin lang ang ating itlog. Ayan, kumukulo na ang ating pangkulay. Kulayan na natin ang ating itlog na maalat. Ayan. Ayan, nakulay na natin. Patuyin na natin to, mga kabrad. Patuyin na natin to rito sa lalagyan na to. Strainer yan. Ipahangin na natin sa electric pan. Eto na, mga kabrad. Natuyo na ang ating itlog na pula. Nilagay na rin natin sa tray para magandang tignan. Ngayon mga kabrad ay titignan na natin kung ano ang resulta sa pagkakagawa natin ng itlog na pula. Ito. Ito ang unang titignan natin, itong isa na to. Kung ano ba, kung maganda ba siya o hindi maganda. Biyakin natin. Uy, ayun, tumutulo yung mantika oh. Ang daing mantika, mga kabrad. Oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Sigurado ko, hindi lang ito. Yung iba pa. Sige, pangalawang test, mga kabrad. Tumutulo po ang mantika, mga kabrad, oh. Ang daming mantika. Isa pa. Bali 24 ang laman ng 5 10 15 20 25 30 pala. 33 kasi yung ginawa natin eh. Yung isa kinain ko kanina. Ngayon lang ako nag-test na pinakita ko sa inyo oh. Ayan oh. Nagmamantika rin siya itong pangalawa na to. Oh. Ayan.
So, iulam ko na tong dalawa na to, mga kabrad. Para matesting na natin. Sigurado, masarap to. Tikman ko na muna ngayon. Ano yung mantika niya, oh. Ayun, oh. Tumutuloy yung mantika niya. Yan. Wow, sarap. The best. Sarap. So, hanggang dito na lang mga kabrad. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paggawa ng itlog na pula. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell at i-click ang all para makatanggap lagi ng notification pag mag-upload ako ng video. Bye!